Good morning once again mga papitas at mamitas. Ngayon pong araw na ito, gagawa po ako ng beef tapa. Ito po ang aking pantimpla sa aking beef tapa. Ito po ang ating kalahating kilo na beef na malambot. Tapos po isang buong sip bawang, kalamansi, 20 piraso. Ayan. Na maliliit, at tapos lalagyan po natin ng black pepper, at ito po ang ating timpla na Lea and Pairings, and Nor seasoning at saka konting soy sauce, and then black pepper. Ayan. Tapos po gagawin po natin siyang fried tapa mamaya sa aming lunch. Ito naman po ang gagawin nating pako salad. Ayan. Ito po ay isang tali ng pako. At tapos lalagyan po natin siya ng itlog na pula, sibuyas, at kamatis. And then po, sasawsaw po natin sa suka, paminta, ayan, konting asukal. Ayan, samahan niyo po ako sa paggawa ng aming pananghalian. Ito pong ating kalahating kilong baka, itimplan po natin siya na konting black pepper. Ayan. Lalagyan po natin siya ng ayan, yung kalamansi. After po no, nilalagay na po natin yung ating garlic. And then lalagyan po natin siya ng konting Nor seasoning. Tapos po ng Nor seasoning, lalagyan po natin siya ng konting soy sauce. After po ng soy sauce, lalagay po tayo ng pan-tenderize na Lea and Pairings. Haluhaluin lang po natin siya hanggang ma-marinate ang ating baka. Malamasin lang po natin. Make sure na naka-plastic po yung ating kamay. Hayaan muna po natin siya ng mga hanggang 10 minutes na marinate para tumalab po yung ating mga timpla sa ating beef tapa. Ngayon po, susunod po natin titimplan yung ating pako salad. Lagay po tayo uli ng gloves. Ito po yung ating gagawing pako salad. Pako salad. Ito po. Lagyan po natin siya ng konting kamatis. Lagay po natin yung ating sibuyas. Tapos po, ilagay po natin yung ating dalawang buo na hiniwa-hiwa na itlog ng pula. Po ang ating pako salad. Gagawa po tayo ng konting sawsawa na suka. Lagyan po natin siya ng konting sugar. Yan. And then konting black pepper.
and a little bit of salt. Ganyan lang po kasimple ang ating paggawa ng pako salad. Iteterno po natin yan sa ating beef tapa. Katapos po, ito naman po yung pangatlong lulutuin ko na panterno niya dun sa kanyang beef tapa at saka yung kanyang pako. Para may konting sabaw lang po si Cesar, gagawan ko po siya ng 1/4 giniling na baka. Gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, maliliit lang po. Ito ang ating bell pepper chopped ng pakodrado. Ganyan din po ang ating kamatis at ang ating patatas, isang buo lang po na medyo malaki lang. Slice natin into cubes. Ayan. Gagawa lang po tayo ng picadillong sabaw niya. Umpisa na po natin yung pagluluto natin ng ating picadillo na may sabaw. Painit lang po tayo ng konting mantika. Na mainit na po ang ating mantika, iprito muna po natin ng konti ang ating patatas. Hanggang maging golden brown po ang ating patatas na in-slice natin ang pakodradong maliliit. Ngayon po, medyo nababrown na po ang ating patatas. Medyo itabi lang po natin siya ng konti. Ilagay na po natin yung ating garlic. Nagluto na po ako ng ganito dati do sa unang vlog ko, pero picadillo din po yon, pero yun naman po ang tinatawag na aras a la cubana, wala pong sabaw yon, yun po yung may pasas. Pero ito naman po, pareho din po, the same, pero may sabaw lang po ito. Ito yung picadillo. Picadillo din po yon, pero aras a la cubana po yung una, yung tuyo na may itlog at saging at pasas. Pero instead na tuyo po, sabaw naman po ngayon. Ayan. Habang binabrown po natin ang ating bawang, isama na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan lang po nating malanta ang konti ang ating sibuyas. Ayun po, medyo nalalanta na ang ating sibuyas. Sama na po natin yung ating konting kamatis. Ayan, palisawin lang po natin ang ating kamatis. Yung dunot na dunot po para yung lasa ng ating kamatis sumali sa ating sabaw. After po madunot ng ating kamatis, ilagay na po natin yung ating 1/4 na ground beef. Medyo i-fry lang po natin ng konti ang ating ground beef. Gawin natin golden brown para po hindi maanggo ang lasa o malansa ang lasa ng ating sabaw. Lagyan na po natin siya ng konting black pepper. Tapos lagyan na po rin natin siya ng konting soy sauce. Patis. I'm sorry. Fish sauce po, hindi soy sauce. Takpan muna po natin siya ng mga hanggang 2 minutes.
Natapos na po yung 2 minutes natin sa pagpapa-golden brown ng ating giniling na baka. Lagay na po natin yung 1 liter ng water. Takpan po uli natin siya ng hanggang 3 minutes. Yun po, natapos na yung 3 minutes na pagpapakulo sa ating sabaw na giniling ng baka or picadillo. Ilagay na po natin yung ating bell pepper, red bell pepper. Takpan po uli natin siya ng mga hanggang 3 minutes uli. Para tuloy yung lumambot yung ating ground beef. Ngayon po, luto na ang ating sabaw na picadillo. Ayan, picadillo soup. Transfer na po natin siya para aking gagamitin ng ating kawali sa ating pagprito ng beef tapa. Na-marinate na po natin ng 10 minutes or 15 minutes pa ang ating beef tapa. Ayan po, na-transfer ko na po ang ating picadillo soup na giniling na baka na may patatas at bell pepper. And then ito po kanya ang kanyang pako salad na may sawsawa na suka. At ipapry ko na po ang ating minarinate na beef tapa. Umabot po ng 15 minutes ito sa pagmamarinate. Ito na po yung magiging final cook ko. Itong ating beef tapa. Magpainit lang po tayo ng mantika. Siguraduhin pong mainit na mainit ang ating mantika bago po tayo magprito. Bago po natin isalang ating beef tapa, kailangan po mainit na mainit ang ating mantika. Umuusok na po ang ating mantika. Ayan, maglagay na po tayo ng ating beef tapa.